Magandang umaga, Pilipinas. Kayo ay nakasubaybay pa rin sa Panahon TV. Sa puntong ito, sisilipin natin yung nilalaman ng forecast ng pag-asa para sa mga piling lungsod dito sa ating bansa. So kabilang dyan itong kabanatuan na makakaranas naman ng pangkalahatang maaliwalas na panahon sa maghapon. Get ready dito sa bahagyang maalinsangang weather condition, 24 hanggang 35 degrees Celsius tayo sa maghapon. Sa Kalayaan Island, mas mababa rin yung inaasahan nating temperatura, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Maliban sa chance ng mga pag-ulan, ay pangkalahatang maaliwalas na panahon din naman yung iiral. Ang Kalapan, maging ang Dumaguete at Rojas, makakaranas din ng all good weather condition ngayong back to work and back to school Monday. 24 hanggang 33 degrees Celsius naman yung inaasahan natin doon sa tatlong nabanggit na lugar. Selected cities pa rin tayo sa mga residente ng Catbalogan, General Santos, Tagbilaran, Surigao at Dipolog. Inaasahan naman natin hindi kayo bibiguin ng pangkalahatang maaliwalas na panahon sa maghapon. Paghandaan nyo lamang yung mga pulupulong pag-ulan o yung mga pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Tourist areas naman tayo dito yan sa bahagi nitong kabilang dyan sa ating mga binabantayan ang mga sumusunod na lugar. So kasama dyan itong Vigan, maging ang Puerto Galera at Anilao hanggang sa Banawe at sa Taal. Makakaranas naman ng pangkalahatang maaliwalas na panahon maliban sa tsansa ng mga pulupulong mahihinang pag-ulan sa araw nitong Lunes. Temperatura, pagitan niya ng 14 hanggang 32 degrees Celsius sa ating mga nabanggit na tourist destinations. Sa ating paring tourist areas, kung ang destinasyon ninyo ay ang ipinagmamalaking Naga City ng Bicol Region, makikiayon naman sa inyo ang all good weather conditions sa maghapon maliban sa tsansa ng pulupulong mga mahihinang pag-ulan. Sa El Nido at sa Boracay, napakababa din ang tsansa ng pag-ulan ngayong araw. Temperatura sa ating nabanggit na tatlong lugar, 23 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa Camiguin, bagamat mataas yung tsansa ng pag-ulan, ay bahagyang humid temperatures tayo sa maghapon. 24 hanggang 33 degrees Celsius na agwat ang ating inaasahan. Sa atin namang local news, Earth Hour 2017, matagumpay na idinaos nitong Sabado. Paglubog pa lamang ng araw, kabi-kabila na ang mga preparasyon para sa global movement na layong magpakita ng suporta para sa low pollution at clean energy future. At syempre, hindi nagpahuli ang Pilipinas, lalo na ang Metro Manila, na isa sa 7,000 mga syudad sa mundo na sa loob ng isang kumpletong oras ay nagpatay ng non-essential lights simula alas 8:30 ng gabi. Dito sa atin, pinangunahan ng mga kabataan ang programa na may temang Shining a Light on Climate Action para na rin bigyang boses ang mga kabataan sa usapin ng nagbabagong klima. Ito na ang 25th taon ng Earth Hour na unang ginanap sa Australia sa pangunguna ng World Wildlife Fund. Susunod, Great Reef Barrier na pinsalan itong climate change. At metal hook na kuha sa tiyan ng isang pating sa Florida. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV.